Guys, and welcome back to our channel. And today, ang i-discuss natin is about types of Wi-Fi password security. So, meron tayo iba-ibang type of Wi-Fi password security. Kung napapansin nyo sa mga Wi-Fi router nyo, may mga makikita kayo doon na nalagay WEP, WPA, WPA2, and so on. So, ngayon, explain muna natin yung difference between the WEP, WPA, WPA2, WPA3, and access control or MAC filtering. Okay? So, una, yung WEP, it stands for Wired Equivalent Privacy. So, dinevelop siya noong 1999 at ito yung pinaka-earliest wireless security protocol na ginagamit. So, ito yung pinaka-first. It uses 40-bit of encryption or yung pinakamababang encryption type ng isang password. So, ano bang ibig sabihin pag sinabi kong encryption? Encryption means yung message na nasa loob na yon is shielded ng isang encrypted key, which is parang ini-scramble niya yung mga, hindi naman scramble, pero parang ginugulo niya yung message para walang ibang makakita ng message na yon or what. And intended lang yun para sa mga taong nakakaalam or kailangang makareceive ng message na yun. So, pagdating dito sa password, since gusto natin maglagay tayo ng top secret password dyan, diba? Kunyari, naglagay ako ng password dyan, tas secret, dapat ako lang makakaalam. Siyempre, pag hinak yung wifi mo, kailangan encrypted siya or kahit mahack siya, hindi siya mababasa. Though, encrypted siya pero hackable siya kasi 40-bit lang siya. Mababa masyado. So, mas madaling ma-hack na ng mga hackers. Especially ngayon, kasi magagaling na yung mga hackers natin ngayon. And, yung encryption bit, hindi lang siya 40 ngayon. Masyado na siyang mataas ngayon. Ito kasi, nung unang-una pa kasi to. 1999 to. Okay? So, sumunod is yung WPA or Wi-Fi Protected Access. Ginawa siya nung 2003 or naging available siya last 2003. Mas stronger encryption siya than WEP, obviously, and gumagamit siya ng TKIP encryption or Temporal Key Integrity Protocol kung tinatawag. Hindi siya gumagamit ng bits of encryption, pero ito yung ginagamit niya, yung TKIP. So, pag sinelect niyo yung WPA, may makikita po kayo doon, parang naka-open and close parentheses. Ang nakalagay doon is TKIP sa loob. Okay. So, mas mahirap siyang i-hack kaysa sa WEP. Pero, as per checking, hackable pa rin siya. Pero, mas mahirap nga lang siya ng konting ma-hack ng mga hackers. Sunod is yung kaya ginawa itong WPA2 or Wi-Fi Protected Access 2. Naging available naman siya kaagad noong 2004 kasi nga nakita yung vulnerabilities noong 2003. So, gumamit siya naman ng AES encryption or Advanced Encryption Standards. Actually, ito kayong AES na to, naging successful siya. Kasi hanggang ngayon, ito pa rin yung ginagamit natin. Even now na 2020 na ngayon, di ba? Ito pa rin ang gamit. And ginamit talaga siya ng US federal government until now. Okay. So, ito, I think, impossible na siya ma-hack. Though, I'm not very sure, pero tingin ko, imposible nang ma-hack kung ito yung magiging type of security password ng inyong Wi-Fi router. Okay. Next is WPA3. So, syempre, habang nag-evolve yung technology natin, kailangan mag-evolve din yung security. Gumawa sila ng WPA3. Pero ito lumabas lang 2018. And ang ibig sabihin nito is, again, Wi-Fi Protected Access 3. Release noong 2018. Ngayon, nung na-release siya noong 2018, kung mapapansin nyo, bakit yung router ko wala pang WPA3? Kasi, noong 2018 lang siya ni-release. Baka yung model ng router nyo, matagal na yan. Tapos, ngayon nyo lang nabili, pero matagal na talaga yung model ng router. So, lalabas siya sa mga next generation of routers na lalabas ng mga model. Mga pinakabago. Meron na yata eh, pero hindi pa ako nakakakita ng may WPA3. At kung meron man kayo dyan, yan, mas okay ang gamitin, si WPA3. Okay? So, next, yung pinakalas is yung access control or yung MAC address filtering na tinatawag.
So, yung MAC address filtering uses MAC address of the device to give connection. So, ang ginagawa nito is kukunin muna ng nagko-configure ng router yung MAC address ng device nyo, ng laptop nyo, ng cellphone nyo, ng iPad nyo, ng desktop nyo, kahit ano, basta kukonek sa kanya, sa router. Kukunin niya muna yung IP address and then ilalagay niya dun sa isang control panel ng MAC address filtering. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ito rin yung second layer of security. Bakit ko sinabing second layer of security lang siya? Kasi yung unang layer of security niya is supposed to be the password, di ba? So may wifi kayo dyan, tapos may password. So kahit mag-password pa siya, kahit makrack niya pa yung password or whatever, hindi pa rin siya makakapasok kasi nga wala siya dun sa mga naka-register na MAC address. Yung device nyo, hindi naka-register dun sa MAC address ng mga devices na nandun. So, pakita natin. Ito yung itsura nung sample na MAC address filtering control panel. So, sa MAC address filtering control panel, by default, disabled siya. Kasi nga, kailangan i-configure to ni admin bago maging enabled. Para sure, diba? So, naka-disable siya, pero pag in-enable mo siya, meron kang filtering rules na tinatawag. It's either allow or deny, or meron pa dyang block minsan. Though, I think block and deny is just the same. Parehas lang naman yan, no? So, ang importante dyan is allow or deny. Ngayon, ang gagawin ni admin dyan, ipapasok niya yung MAC address ng device, tapos sasabihin niya yung status, enabled, kung may description siya, modify or delete. Ito sample lang to, pero iba-iba yung itsura. Depende sa router. No, pero yan, ganyan yung itsura nung sample natin. So, pag nilagay mo yung address dyan, pagka-save mo nyan, lahat ng nakakonect sa router na yan, madi-disconnect lahat yan. Except for this device. Kasi nakaregister siya na allow. Allow the station specified by any enabled entries in the list to access. So, ibig sabihin, kahit sino hindi na pwedeng makakonect sa router na yun except for this one. Diba? Kung deny naman, kung naging deny naman to, ibig sabihin, itong specific na MAC address na to, madi-deny siya dun sa router na yun. So, pag nag-login ka sa isang router na may MAC address filtering, kasi minsan mapapansin nyo mayroong mga router dyan na or wifi dyan na nakabukas lang. Diba? Wala siyang password. Ibig sabihin, yung pagka-configure nun, walang password, pero may MAC address filtering, kaya hindi kayo magpasok. Kasi, di ba, matatry nyo, di ba, may makita kayong SSID dyan, connect kayo dyan. Uy, open. Kukonect ako sa wifi. Pagka-connect mo, oops, nagbabounce lang, hindi ka makakonect. Kasi nga, naka-MAC address filtering siya. Kahit kumonect ka, wala ngang password, naka-MAC address filtering naman. Hindi kasi registered yung device mo. So, that's another way of the type of security ng isang Wi-Fi router. So, yun lang yung i-discuss ko ngayon, yung types of security, and sana may natutunan kayo. So, till next video, mag-upload ulit ako with regards sa mga type of devices naman, different types of devices. Thank you! Bye!